XL 558, RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo, extra large sa tugtugan, at extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, araw ng Martes mga kasama, January 22, 2019. Ako po ang inyong radyoman, Jane Martina. Live po tayong napapakinggan sa lahat ng RMN stations sa buong bansa, sa WRMN New York, USA, gayon din po sa 93.9 IFM Manila at sa Facebook sa RMN News. Headlines, RMN News Nationwide. Bilangan ng boto para sa unang araw ng plebisito tatapusin sa loob ng isang linggo. Resulta ng panibagong SWS survey at unofficial tally ng mga boto sa plebisito, patunay na uhaw sa pagbabago ang mga taga Mindanao. Paglalatag ng seguridad sa ikalawang araw ng plebisito sa February 6 at tinututukan na po ng AFP. Senator Panfilo Lacson na naglatag muna ng ilang kondisyon bago suportahan ang pagpapababa sa age of criminal liability. Pagpasa naman ng Senado sa third and final reading ng 2019 na budget, ikinatuwa ng Malacanang. Murang kuryente bill, lusot na sa committee level sa Kamara. At ang DZXL 558 sa RMN Manila nananatili pong matatag sa latest AM Nielsen survey. Balita sa ibayong dagat, missile base headquarters ng North Korea na diskubre. At sa balitang sports, Los Angeles Lakers ipinahiya ng Golden State Warriors sa kanilang laban kanina sa Staples Center. At sa showbiz, concert ni Lea Salonga sa Hong Kong at Singapore, kinansela na. Weather update, RMN News Nationwide. Mga kasama, patuloy po na uulanin ang Caraga Region dahil sa trough ng low pressure area. Alas 3 kaninang hapon ay huli pong namataan ang LPA sa layong 105 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Northeast monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil po dito ay makakaranas ng mahihinang pag-ulan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon Province, Marinduque at Romblon. Maliwalas pa rin ang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, pero asahan pa rin ang tsansa ng pulupulong mahihinang pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may kasamang isolated rain shower ang mararanasan po sa natitirang bahagi ng Mindanao. Ito'y bunsod naman ng localized thunderstorm. Ang haring araw po ay lulubog mamayang 5:45 ng hapon at sisikat bukas alas 6:02 ng umaga. Sa Davao Oriental, isa po ang patay, dalawa ang nawawala dahil sa pagbaha kaninang madaling araw. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao. Isa ang gumpirmadong patay habang dalawa ang missing sa nangyaring pagbaha sa Davao Oriental kaninang madaling araw. Ayon pa sa Davao Oriental Police Provincial Office, nakilala ang nasawi na si Luz Viminda Magbutong, 38 anyos, habang missing sila Arian Magbutong, 9 anyos, at Marilyn Mandagio, 38 anyos. May natala ring sugatan na si Rhea Magbutong, 5 anyos, at Adrian Magbutong, 40 anyos, na residente sa lugar ng Manay ng nasabing probinsya. Sa report mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 50 mga bahay ang nasira sa baha at mahigit 700 pamilya ang apektado ng nasabing kalamidad. Alas 11 kaninang umaga nang nagawa ng madaanan ng mga sasakyan ang lugar matapos i-deploy ang Provincial Engineering Office at DPWH ng mga ikipo upang maalis ang mga nakaharang sa kalsada. Nakaranas rin ng landslide ang ilang mga lugar sa Tarragona at Caraga kung saan patuloy pa ngayong inaalam kung magkano ang damyos ng insidente. Samantala, patuloy rin ngayon ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng nasabing probinsya lalo na sa mga lugar na apektado ng nasabing pagbaha. Sama mo sa DXDC Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak, RMN! Samantala mga kasama, itinigil po muna ng National Plebiscite Board of Canvassers ang pagbibilang ng boto para sa unang araw ng plebisito sa Bangsamoro Organic Law. Bago mag-alas 12 kanina po nang ideklara ng board na adjourned ang canvassing. Ito'y dahil isa't kalahating oras ng delay ang dating ng Certificate of Canvass at election returns mula po sa ilan pang lugar sa Mindanao na pinagdausan ng plebisito. Wala namang ibinigay na paliwanag ang COMELEC ANBANC kung bakit na-delay
ang dating ng mga certificates of canvass. Pero sa isang panayam po ay inilinaw ni Chairman na Sheriff Abbas na wala namang nangyaring delay. Aniya, normal lang nabuksan ang sesyon ng Board of Canvassers ngayong araw dahil target nilang tapusin ang bilangan ng boto para sa unang araw ng plebisito sa loob ng isang linggo. Pero depende pa rin daw ito sa dating ng mga dokumento. Samantala, alauna po ng hapon bukas, ipagpapatuloy ang canvassing. Habang sa February 6, isasagawang ikalawa at huling araw ng plebisito sa Lanao del Norte, maliban po sa Iligan City, munisipalidad ng Aliosan, Carmen, Kabakan, Midsayap, Pikit at Pigkawayan sa North Cotabato, at ilan pang kalapit na lugar na nagpetisyong mapabilang sa Bangsamoro. Sa kaugnay pa rin na balita, tapos na po ang bilangan ng mga boto sa ilang lugar na pinagdausan ng plebisito para sa Bangsamoro Organic Law. Ayon kay Comlec spokesperson James Jimenez, tatlong lugar na lang ang hinihintay nila na hindi pa tapos ang bilangan. Sa Cotabato City, 81% na ng mga boto ang nabilang, 50% sa Maguindanao at halos 45% sa Tawi-Tawi, habang 100% ng tapos ang bilangan sa Isabela City, Basilan, Sulu at Lanao del Sur. Samantala, batay po sa unofficial tally sa Basilan, lamang ang mga bumoto ng no para mapasama ang Isabela City sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nasa 22,382 ang bumoto ng no, habang 19,112 naman ang bumoto ng yes. Canvassing sa resulta ng plebisito sa Cotabato City nagpapatuloy. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Amir Sinsuat ng Rmn Cotabato. Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang canvassing ng Cotabato City TV Side Board of Canvassers kaugnay sa katatapos na plebisito kahapon. As of 3:49 ngayong hapon, ay abot na sa 250 out of 374 precincts ang kanilang nakanvass. At ito po yung latest result para sa yes ay 22,592 at ang no ay 19,246. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang ginagawang canvassing na ginagawa ngayon sa loob ng Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa may OIG Cotabato City. Inasang ito ay matatapos sa lalong madaling panahon. Habang sa probinsya naman ang Maguindanao, ang resulta naman sa partial canvassing ng COMELEC para sa yes ay 599,581 at ang no naman ay 9,092. Kasama mo sa BXM Live Cotabato, Rajuman Amir Sinsuat, Tatak RMN. Maraming salamat, Rajuman Amir Sinsuat. Samantala, mga kasama, patunay po ang pagpabor ng mayorya ng mga Muslim sa Bangsamoro Organic Law na gutom sa kapayapaan at uhaw sa kaunlaran ng mga taga Mindanao. Ito po ang pahayag ng Malacanang kasunod ng panibagong survey ng Social Weather Stations kung saan 79% ng mga Muslim sa buong bansa ang pabor sa ratifikasyon ng BOL. Isinagawa po ang survey mula December 16 hanggang December 19, 2018. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, makikita rin aniya ito sa initial and unofficial tally ng mga boto sa plebisito. Kumpiyansa aniya ang Malacanang na maaaprubahan ang BOL at matutupad na ang minimiting kapayapaan at kaunlaran ng mga Moro. I understand from what I gather, the initial unofficial tally indicate that majority of yes have been cast in favor of BOL. And moreover, there was a survey conducted by the SWS saying that 79% of the Muslim population favor the passage of that law. So apparently, itong mga initial tally is validating that survey. Si Presidential Spokesman Salvador Panelo. Samantala, paglalatag naman ng seguridad sa ikalawang araw ng plebisito sa February 6 at tinututukan na po ng Armed Forces of the Philippines. Kasama natin sa balita, Rajuman Rhea Mamogay. Pinag-aaralan na ngayon ng Armed Forces of the Philippines na mga ilalatag na seguridad para sa ikalawang araw ng gagawing plebisito sa February 6, kaugnay pa rin sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato na sa kabila na naging payapa at maayos ang unang araw ng plebisito kahapon at ang maliit na area na lamang ang kanilang babantayan para sa pangalawang araw ng plebisito ay magpapakampante na sila. Sa katunayan, puspusan pa rin ang kanilang mga hakbang para sa ilalatag na seguridad para sa February 6. I-a-apply ano nila ang mga ilalatag na seguridad sa unang araw ng plebisito at kung may adjustment man ay kanila itong gagawin. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman, Rhea Mamogay, Tatak RMN.
Sa iba pang balita mga kasama, bukas po si Senador Panfilo Lacson sa panukalang ibaba ang kasalukuyang 15 na minimum age of criminal responsibility kung makakamit ang ilang kondisyon. Una pong tinukoy ni Lacson ang pagpapatunay na ginawa ng isang bata ang krimen kahit alam na nito ang tama at mali. Ikalawa, lilitisin lang pero hindi po hahatulan ng parusa ang isang bata hanggat hindi ito sumasapit sa wastong gulang. Ikatlong kondisyon ni Lacson ay ang pagkakaroon ng sapat na mga reformative facilities na mahigpit na mapapatakbo ng maayos. Sabi naman ni Senator Coco Pimentel, dapat pag-isipan at pag-usapan munang mabuti at hindi madaliin ang panukala na ibaba sa 9 o 12 anyos ang edad na pwede nang maharap sa kasong kriminal. Mga local government unit, biguro po sa pagpapatayo ng mga bahay pag-asa. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Grace Mariano. Lumabas nga sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na maraming local government units o LGUs ang hindi sumunod sa itinatakda ng Juvenile and Justice Welfare Act na dapat ilaan ang bahagi ng kanilang Internal Revenue Allotment o IRA sa pagpapatayo ng bahay pag-asa. Sa hearing ay sinabi ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco na 114 ang mga bahay pag-asa na dapat maitayo sa buong bansa pero 55 lang ang naitayo at 48 lamang ang operational. Sabi pa ni Attorney Oco, wala ring social workers, walang sapat na kagamitan at wala ding programang nakalatag sa bahay pag-asa, kaya ang dinadalang children in conflict with the law ay naiinip lang at tumatakas. Samantala sa pagdinig, sinabi din ni Attorney Oco na base sa scientific study ay nagmamature ang babae sa edad na 22 habang 25 naman ang lalaki. Paliwanag pa ni Attorney Oco, nagdedesisyon ang mga bata dahil sa peer pressure sapagkat kulang pa ang kanilang maturity. Sa hearing, sinabi naman ni NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Attorney Rogelio Kasuraw na 90% ng mga kabataan na gumagawa ng krimen ay first-time offenders at karamihan sa kanila ay nabibilang sa mga mahihirap na pamilya at hindi nakakapag-aral. Dagdag pa ng NAPOLCOM, sa mga nai-record na krimen sa buong bansa ay nasa 1.7% lamang ang mga kasong kinakasangkutan ng mga bata. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak, RMN. Ang Malacanang, pinayuhan naman si UN Special Rapporteur Agnes Calomar na alamin ang buong detalye ng balita bago magsalita. Detalye po ng balita mula sa Malacanang, kasama natin dyan si Rajuman Deo de Guzman. Tumalag ang palasyo ng Malacanang sa naging pahayag ni United Nations Special Rapporteur Agnes Calomar, kung saan ay sinabi nito na nakakikilabot at labag sa international human rights law ang panukalang batas na nagpapababa ng criminal liability sa mga menor de edad o sa mga bata. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesman Secretary Salvador Panelo, nakahihiya ang pakikialam ni Calomar sa soberenya ng Pilipinas. Paliwanag ni Panelo, hindi dapat pinakikialaman ni Calomar ang trabaho ng Kongreso ng Pilipinas at maging ng ehekutibo. Pinayuhan pa ni Panelo si Calomar na bago magsalita sa media ay alamin muna nito ang buong detalye ng mga issue. Ito ay dahil pinakikinggan lang anya ni Calomar ang mga impormasyong nagmumula sa mga taga-oposisyon kaya hindi nagiging objective ang kanyang ginagawa. Tinawag pang potentially deadly ni Panelo ang pahayag ni Calomar dahil hindi naman totoo anya nakikilabot ang isinusulong na panukala. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Deo de Guzman, Tatak RMN. Abangan po sa aming pagbabalik, Budget Secretary Benjamin Jokno, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema kaugnay ng dagdag sahod sa mga government worker. At isa pang dapat abangan, murang kuryente bill, lusot na sa committee level sa Kamara. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Bakit ang dami pa ring hirap makahanap ng trabaho? Bakit patuloy na tumataas ang presyo ng gulay at karne, ng bigas, ng pamasahe? Bakit hindi pa tayo... Bakit hindi na lang ekonomista ang tanungin natin? Para hindi na tayo puro tanong at puro sagot naman ang makuha natin. Ekonomista tulad ni Mar Rojas. Di tulad ng ibang ekonomista dyan. Si Mar, maraming tutulungan, maraming sagot. Mar, aming sagot. This is a paid advertisement. Breaking news, Rmn News Nationwide.
Magkasama Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo inaresto na. Kasama natin sa balita mula RMN Legazpi, Rajuman Leo Barceliano. Habang na ngayon ang Criminal Investigation and Detection Group Albay at Regional Office Number 5, si Alcalde Carlwin Baldo, alcalde ng Bayan ng Daraga, hindi matapos na mag-serve ng search warrant mula sa korte na umano'y may mga itinatago pa itong mga baril at granada. Tumpak na kumpiskahan niya ang naturang alkalde ng Daraga ng mga granada, iba't ibang uri ng baril na maiksi at mga matataas na kalibre na walang dokumento. Sa ngayon, nasa pangangalaga ang alkalde ng Daraga ng CIDG Provincial at Regional Office para kanyang harapin ang kaso sa pag-iingat ng mga illegal explosive affected na long and short firearms at ammunition gaugnay pa rin sa paglabag niya sa Comelec Gun Ban. Kasama mo sa Legazpi, Radyoman Leo Barciliano, Tatak RMN. Mga kasama, ikinatuwa po ng Malacanang ang pagpasas ng Senado sa ikatlo't huling pagbasa sa 2019 National Budget. Sabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, alam ng mga mambabatas ang kahalagahan ng pagpasa sa pambansang pondo kung saan isasapinal na po ito sa Bicameral Conference Committee Deliberations. Sakaling maaprubahan na aniya ang pambansang pondo ay kagad ng aarangkadang implementasyon ng mga bagong proyekto na ikinasa ng Duterte Administration ngayong taon. Bukod dito, mailalatag na rin ng mga hakbang para po mapalakas pa ang economic performance ng bansa. Walang duda, ayon kay Panelo, na ang pag-aproba sa pambansang pondo ang magsisilbing daan sa pag-unlad ng bansa. Nabatid po na 14 na mga senador ang lumagda sa pagpasa ng pambansang pondo, habang 0 abstention at 0 din ang bumoto ng no. Tiniyak naman ni House Committee on Appropriations Chairman Rolando Andaya Jr. na isusulong ng House contingent sa BICAM ang full transparency sa budget deliberations. Ayon kay Andaya, ito rin kasi ang gusto ng mga senador. Naniniwala naman ang mga mambabatas na magkakasundo ang mga senador at kongresista sa mga amyenda sa pambansang pondo. Katwiran nito, pareho naman ang kanilang naisin na mapakinabangan ng mga tao ang pondo at mapondohan ng mga proyektong pakikinabangan ng publiko. Kasalukuyang nagpupulong ang grupo mula sa Senado at Kamara para ilatag ang rules ng bicameral conference sa 2019 National Budget. Samantala, mga kasama, murang kuryente bill lusot na po sa committee level sa Kamara. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak. Aprobado na nga sa House Committee on Energy ang murang kuryente bill na layong isubsidize ng gobyerno ang pambayad sa utang ng National Power Corporation, NPC. Ang utang ng NPC ang pasanin ngayon ng mga consumers na nagre-reflect sa bill ng kuryente sa ilalim ng universal charges. Sa ilalim ng murang kuryente bill, huhugot ng pondo ang pamahalaan mula sa Malampaya Fund para ipambayad sa utang ng NPC. Batay sa Section 4 ng Substitute Bill, ang bahagi ng share ng national government sa Malampaya Fund na nagkakahalaga ng 123 billion pesos ay bubuhos para ipambayad sa mga obligasyon ng NPC. Ire-remit naman ang nasabing halaga sa isang special trust fund na ipapaloob din sa General Appropriations Act at pangangasiwaan ng PSAM. Ayon kay Committee on Energy Vice Chairman Carlos Roman Uybareta, kinatayang aabot sa 57 centavos per kilowatt hour ang matitipid sa bill ng kuryente ng mga electric consumers kapag naging epektibo na ang Malampaya subsidy. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. Budget Secretary Benjamin Jokno, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema kaugnay po ng dagdag sahod sa mga manggagawa ng gobyerno. Kasama natin sa balita, Radyoman Joyce Adra. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Department of Budget and Management at si Secretary Benjamin Jokno kaugnay ng petisyon for mandamus na inihain ni Congressman Rolando Andaya Jr. Sa andang session kanina sa Korte Suprema, tinalakay ang petisyon na humihiling na ipatupad na ngayong buwan ang ika-apat na bugso ng aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno alinsunod sa nakasaad sa Salary Standardization Law. Una nang sinabi ni Andaya na walang legal na balakid para ipatupad ng Budget Department ang ika-apat na tranche ng wage increase. May bahagi ay nakasasara enacted budget na maaaring mapagkuna ng may 40 billion pesos na pondo para sa SSL. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Corrientes Adra, Tatak RMN.
Inatasan na po ng Malacanang ang Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos ng Amerika na alamin ang pinagbasehan ng American government sa utos po nitong itigil muna ng isang taon ang pag-i-issue ng working visa para sa mga Pilipino. Batay sa kautosang nilabas ng U.S. Department of Homeland Security, hindi muna bibigyan ng H-2A at H-2B visa sa mga Pinoy dahil sa umano'y mga kaso ng overstaying at human trafficking. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ipinaubayan na ng palasyo sa DFA ang naturang usapin. Nirerespeto rin aniya ng Malacanang ang nasabing desisyon ng Amerika. Pero sakaling mapatunayang walang basehan ng utos, hihingi ng rekonsiderasyon ang Pilipinas para po bawiin ang pagpapatupad ng ban. Nabati na nagsimula ang one-year ban noong January 19 at magtatagal ito hanggang January 18, 2020. Iimbestigahan na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ulat na nagkaroon ng breach sa personal information ng nasa 900,000 mga kliyente ng Cebuana Luwilier. Ayon sa BSP, gusto nilang malaman ang punot dulo ng data breach at kung paano ito may iwasan ng iba pang mga financial institution. Noong isang linggo po ay naglabas ang advisory ng Cebuana sa kanilang mga kliyente matapos na madiskubre na nagkaroon ng hindi otorisadong downloading ang isa po sa kanilang mga server ng data mula sa kanilang mga kliyente. Nauna rito ay nagsagawa na rin ng kanilang hiwalay na investigasyon ang National Privacy Commission. Sa Region 11, kanin baboy o swill feeding pwede pong iwasan ayon sa Department of Agriculture kaugnay sa issue ng African Swine Fever. Kasama natin sa balita mula Rmn Davao, Rajuman Renz Barbarona. Hinihikayat ng Department of Agriculture o DA-11 na iwasan ang swill feeding o kaning baboy sa lahat na nag-aalaga ng baboy sa bansa, kung saan kaugnay ito sa nasabing issue tungkol sa African Swine Fever o ASF. Ayon kay Filimon Santander, isang chairman ng Backyard Raisers Association, na ito hindi basta-bastang maiiwasan dahil ito ay nakasanayan na sa mga small farms. Base sa datos, mahigit 65% ang backyard hog grazers at 35% para sa commercial farms, kung kaya't mas nahihirapan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na ipatupad ang regulasyon. Ayon sa isang veterinarian ng Disease Monitoring Surveillance Section na si Dr. Armani Capuyan, na hindi talaga maiiwasan ang swill feeding, subalit mas nakakabuti kung ang swill feeding na ipinapakain sa mga baboy ay niluluto muna itong mabuti bago ito ipakain. Sa ngayon, nagsagawa ng seminars at meeting ang nasabing asosasyon para ipaalam sa mga miyembro nito ang awareness at prevention, lalo na sa mga may small farms. Sa kabila ng nasabing issue, kinumpirma ng Department of Agriculture 11 na ang Davao Region ay malaya sa African Swine Fever o ASF. Kasama mo sa DXDC Davao, Rajuman Renz Barbarona, Tatak RMN! Nananatili pong matatag ang DZXL558 sa RMN Manila sa latest AM Nielsen Survey. Sa AM Survey result po para sa December 2018, nasa pang-apat na pwesto ang DZXL558 para sa Metro Manila area, kung saan mayroon itong 26% na exclusive audience share at time spent listening per week na 20%. Sa Mega Manila area naman, nasungkit ang DZXL ang panglimang pwesto na may 41% exclusive audience share at 19% time spent listening per week. Kaugnay po nito ay pinasalamatan ni Mr. Buddy Oberas, ang OIC Station Manager ng DZXL RMN Manila, ang lahat ng mga avid at bagong tagapakinig sa mga programa ng istasyon. Mas pag-iibayuhin pa po ng DZXL 558 RMN Manila ang pagbibigay ng serbisyo publiko, partikular ang pagbibigay ng trabaho sa tulong po yan ng programang Radyo Trabaho. Sa ngalan po ng buong DZXL RMN Manila, nagpapasalamat kami lahat sa mga tagapakinig po namin at sa mga bagong tagapakinig. Alam nyo po yung rating, yung survey, yung ranking, bonus na lang po yan. Ang pinakamahalaga talaga sa amin sa lahat dito ay ang makapaglingkod po kami, lalo tigit sa pamamagitan po ng Radyo Trabaho. Ito po yung tulay para yung mga walang trabaho po dyan, kami maging daan ninyo, ang DZXL, para ilapit po namin kayo sa mga agency. And eventually, God willing, magkaroon po kayo ng trabaho na panghabang buhay. Muli, maraming salamat po. Umasa po kayo ng patuloy na paglilingkod bayan palagi ng DZXL RMN Manila. To God be the glory. Police report.
Rmn News Nationwide. Makasama sa Isabela, leader ng Water Napping Group, arestado. Kasama natin sa balita mula Rmn Kawayan, Rajuman Ruwen Munchang. Naaresto na ng mga otoridad ang leader ng Water Napping Group at top 3 most wanted person sa bayan ng Gamu, Isabela matapos isilbi ang warrant of arrest nito pasado alas 5 kahapon sa Barangay Gibang, Gamu, Isabela. Kinilala ang naaresto na si Michael Kabab, 21 anyos, caretaker ng pigari at residente ng Puro 4, Barangay Gibang, Gamu, Isabela. Sa panayam ng Rmn Kawayan kay Police Senior Inspector Rex Lopez, Acting Chief of Police ng PNP Gamu, inaresto si Kabab sa bisa ng mandamiento de arresto na ipinalabas ni Hukom Andrew Barsena ng RTC Branch 17, Ilagan City, Isabela dahil sa kasong paglabag sa R86539 o Anti-Carnapping Act of 2002. Ayon kay Police Senior Inspector Lopez, matagal nang pinaghanap ng mga otoridad ang suspect na manoy leader ng dalawa nitong kasama na naunang natimbog dahil sa pangangarnap ng mga motorsiklo sa bayan ng Gamu at sa Karatig Bayan. Nasa kustudiya na ng PNP Gamu si Michael Kabab at pansamantalang makakalaya kung makakapaglagak ng piyansang 200,000 piso. Kasama mo sa DWKD Rmn Kawayan, Rajoman Rowena Munchang, Tatak Rmn. At sa Zamboanga del Norte, dalawa patay sa sunog. Kasama natin sa balita, Rajoman Mardi Libres ng Rmn Dipolog. Dalawa ang patay sa nangyaring sunog sa Maypurok, Limbunga, Barangay Gulayon, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kinilala ang mga nasawi na sina engineer ni Sita Baby Velasco, 64 years old, may-ari ng bahay at ang kanyang adopted daughter, na kinilala lamang sa pangalang Rita, 12 years old, habang nakaligtas naman ang kasamahan nito sa bahay na si Lani Montaliana, 40 years old. Naniniwala si FO2 Ancestor Fogoso, ang fire investigator ng Bureau of Fire Protection Dipolog, na nagsimula ng apoy sa may sala na gawa ng semi-concrete materials. Umabot sa third alarm ang sunog. Patuloy ngayon ang investigasyon ng BFP kung ano talaga ang sanhi ng naturang sunog. Kasama mo sa DXDR Dipolog Rajoman Mardi Libres, Tatak RMN. At balita sa Misamis Oriental, pinaghihinala ang drug pusher patay matapos manlaban. Kasama natin sa balita mula RMN Cagayan de Oro, Rajuman Analiza Reyes. Patay ang isang pinaghihinalang drug pusher ng manlaban sa mga pulis ng Misamis Oriental. Ang suspect ay si Mervin Nara, drug-listed personality at taga Zone 2, Barangay Sinay, Lagindingan, Misamis Oriental, na pag-alaman na isinilbi ng mga pulis ang search warrant laban kay Nara sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, pero pinaputukan ito ang mga otoridad. Isinagawa ang operasyon ng pinagsamang puwersa ng Lagindingan Municipal Police Station at Misamis Oriental Provincial Drug Enforcement Unit. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Rajuman Analiza Amantos Reyes, Tatak RMN. Business News, Rmn News Nationwide. Narito na po palitan ng piso ngayong hapon, kontra dolyar 52 pesos and 72 centavos, ang Japan yen 48 centavos, UK pound 67 pesos and 99 centavos, Saudi Arabia rial 14 pesos, Hong Kong dollar 6 pesos and 72 centavos, at ang euro 59 pesos and 94 centavos. World News, Rmn News Nationwide. Natuklasan ngayon ang pagkakaroon ng lihim na missile base headquarters ng North Korea. Batay po sa report ng Center for Strategic and International Studies, ang pagkakatuklas sa missile headquarters ng Nukor ay kasunod po ng pahayag ni US President Donald Trump na umaasa siya sa isa pang summit kasama si North Korean leader Kim Jong-un bago matapos ang Pebrero para pag-usapan ng denuclearization. Ayon sa CSIS, ang Sinori Missile Operating Base ay hindi po kailanman idineklara ng North Korea, kaya't posibleng hindi ito makasama sa mga negosasyon para sa denuclearization ng North Korea. Balitang Sports, Rmn News Nationwide. Magkasama, ipinahiyapo ng Golden State Warriors ang Los Angeles Lakers sa kanilang naging laban sa Staples Center kanina, 130-111. Bumida sa panalo ng Warriors si Klay Thompson na nagbagsak ng 44 points. Kabilang na po ang mainit na 10 out of 11 na shooting mula sa 3-point territory. Sa koponan naman ang Lakers, nanguna si Brandon Ingram na nagdala ng 17 points. Hindi pa rin nakalaro si LeBron James para sa Lakers dahil po sa iniindang groin injury na natamo niya sa Christmas game nila ng Warriors. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide.
Mga kasama sa ating balitang showbiz, oh no, kahit ayaw po ay malungkot na kinumpirma ngayon ng singer na si Lea Salonga na kanselado na ang kanyang concert sa Hong Kong at Singapore. Kasunod po ito ng aksidente kinasangkutan niya sa Japan. Say na singer, pinayuhan na kasi siya ng kanyang mga doktor na huwag munang magbiyahe at medyo matatagalan pa daw siya bago gumaling. Pero sa pagtitiyak ni Lea sa mga fans na agad po itong magpapagaling para po agad na maipareschedule ang mga nakansilang concerts. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong hapon ng Martes. Kasama nyo sa Extra Lawak na Balitaan Nationwide. Ako si Rajuman Jane Martin at ito ang Rmn News Nationwide. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Rajuman buong bansa. Rmn News Nationwide. Ang oras mga kasama, tatakala sa isa ng magandang gabi. Super laki sa saya, super laki sa papremyo. Sa